Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin kami ngayon sa Norway. At lalabas ako today dahil medyo mahaba yung break time ko. Sisilipin ko kung anong meron sa labas. Kapag wala, and then babalik na rin ako agad kasi sayang yung break time, matutulog na lang ako. Nag-WW ako ng suot kasi sobrang nabig sa labas. Sobrang lamig dito dahil winter, kaya naman dapat WW suot mo kapag lalabas ka. Tapos dapat meron ka laging dalang gloves. Hindi ko pala tiningnan sa program kung anong particular port ito dito sa Norway. Mukhang mag-isa lang yata ako lalabas. Pero may shuttle service naman kami papunta sa town. Back and forth na rin yun. Yung shuttle bus service naman namin dito is provided naman ng company for passengers and crew. Pero kapag punuan to, lahat ng crew dapat magpapaubaya or doon sa likod, pinakalikod ng bus uupo. Actually, hindi ko alam kung saan ako makakarating nito. Ang bala ko lang kasi is sana bibili ako ng souvenir like ano, fridge magnet or baka pwedeng magkape sa labas or hot chocolate kasi malamig. Or maghahanap ng local coffee shop para makikonnect sa ano, internet, and then magda-download ng mga movies para meron akong papanoorin sa kabina kapag break time. Yung biyahe nito is approximately mga 15 minutes from port to town. So medyo matagal-tagal pero wala naman siyang traffic. At mag-e-enjoy ka naman sa view kasi medyo kakaiba yung mga buildings nila, tapos may mga snow sa gilid. Ano ako, November pa. Ha? November 15. Ay, November. 4 months ka lang pa. Oo, 4 months na halos. So, ayun. At andito na kami sa city center. Or dito sa pinaka-town. Kung saan banda yung drop point ng shuttle marami. Bus. Doon din yung pick-up point pabalik ng barko. Ayan, andito na tayo. Tara. Ah, dito din yung bus. Ano? Antayin ng bus. Sige. So, buong akala ko may mapupuntahan ako or parang mga interesting na lugar or museum, something like that. Ito lang yung nakita ko today. Ito yung parang simbahan nila. Tapos, sarado pa siya. Akala ko makakapasok ako. And then wala rin ako nakitang tindahan ng mga souvenir shops or coffee shops kasi nandun pa daw sa pinakadulo. Tapos ang gilid ng simbahan nito ay sementeryo, lumang sementeryo nila. Parang hindi naman ganun kalamig. So far hanggang dito lang yung narating ko kasi medyo makapal talaga yung snow at talagang malamig siya talaga. Kaya medyo nilalamig na rin ako sa mga oras na to. Ayan, sementeryo siya, lumang sementeryo, tapos simbahan. And then hindi naman pala pwedeng pumasok kasi sarado. Pero dun banda sa kabila may mga guided tour. Hindi ko alam kung sa amin yun or sa ibang barko. So ang ginawa ko is nagstay lang ako ng mga siguro 15 to 25 minutes lang dito kasi wala naman akong napuntahan, puro ganito lang yung nakita ko. So nag-decide na ako na bumalik na lang ng barko tapos matulog na lang kasi sayang yung break time ko. Ipapahinga ko na lang.
So kaya naman nag-decide na akong bumalik na lang dun sa may antayan ng shuttle bus. Tapos sakto, pabalik na rin yung ibang mga pasahero. So may mga kasabay na ako pabalik. And then according sa mga nakausap ko ng mga pasahero namin, hindi nga ganun kaganda masyado yung lugar. Medyo wala siyang mapupuntahan. Tapos mahal pa nga daw yung mga bilihin kasi nga yung pera dito is Norwegian crown. So ayun na nga guys, at malapit na kami makabalik sa barko. And then thank you for watching. Hanggang dito lang siguro yung video clips ko sa walang nangyaring paglagalag ko for today, for today's video. Thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe. Thank you so much. Bye. After you, man. Welcome.